Good afternoon, guys. Punta tayo sa North Cape para makapasyal tayo. Para makita nyo yung ano, lugar namin. Ako'y nag-iisa ngayon, guys. Tara na, guys. Para makapasyal tayo. Ito na, guys, nakarating na tayo. Dito, guys. Ito po yung lugar namin. Yan, makikita niyo 'yon. Dito po kami kumukuha ng ano na kuryente dito sa aming lugar kasi nasa dito lang kami sa island. Pasyal tayo, guys, sa dulo. Napakalamig dito. Nagiging solid dyan. Tumitigas sila. Yan po. Dito po yung ano, yung pasyalan ng mga nagtutur dito sa amin. Ito yung pinupuntan nilang lugar. Ito, guys, ang pangalan niya. North Cape. Yan, guys. Tignan nyo dito sa lugar namin. Ito po yung ano, dinadayo nila dito sa amin. Diyan po ay ano, restaurant, bilihan ng mga souvenir. Diyan sa loob, kanan ng mga lobster. Yan. Tingnan niyo po ang lighthouse namin dito. Doon. Mamasyal tayo dito. Ganito po ang ano, kulay ng dagat pag i-winter na dito sa amin. Nagiging kulay brown. Pag ito'y summer naman yan, malinis po yan. Ito'y ano, pag talagang diretso na yung ano namin, snow na namin, ito po ay tumitigas. May tumitigas dito po sa parte niya, dito sa lahat ng gilid. Yan, tumitigas po dito. Ito po. Tignan nyo ang itsura ng ano namin dito sa Prince Edward. Yan po. Yan. Tignan nyo po ang itsura niya. Yan po. May parang may guhit dyan. Oh. Mababaw po yan. Yan yung ano, yung may buhangin. Lupa na may buhangin. Yan po. Hanggang dun. Hanggang dun po sa may konting island dun. Ito po ang ano, lugar namin na ngayon. Tignan nyo po. Yan. Lahat po tayo. Mamasyal po tayo dito sa dulo. Ito po ang itsura niya. Itong island namin, napaliputan po kami ng dagat. Kaya may windmill kami dito, may sarili kaming windmill. Ito po yung dinadayo ng mga nagtutur dito sa amin sa mga ibang iba-ibang lugar. Yan po. Napakaganda ng view. Yan. Yan, napakadaming windmill, oh. Yan, ginagamit namin sa araw-araw kasi walang linyang papunta sa labas. Tignan nyo po. Baka sa summer na naman ang puntahan ng mga tao dito. Madulas kasi ang daanan. Tignan nyo po. Yan po yung mga pag summer dito, ganyan po yung nakikita nyo karamihan. Summer tsaka winter, winter. Ito yung ano, winter po. Madalas namin nakikita to. Yan po ang madalas namin nakikita dito sa amin. Yan. Napakagandang tignan pag ito yung lumalabas sila. Ito po.
Nature Trail. Yan po, ang dinadayo nila dito. Yun, unti-unting ano, ulan ng isno uli. Pasensya na kung ano, medyo magalaw. Kasi naglalakad ako. Tignan nyo po yung ano niya. Yung pinaka-propeller ng windmill. Napakalaki. Yan po, oh. Diba? Sobrang laki. Kaya tignan nyo po pag nandyan sa taas, oh. Alam nyo, napakaliit. Pero pag nandito sa baba, naku po. Ang laki pala. Yan. Tignan nyo. Diba? Kaya gustong-gusto ng mga namamasyal dito. Napakagandang view dito sa amin. Napakadaming windmill yan. Dito pa lang sa Tignis yan. Dito sa amin. Iba pa yung nasa ibang lugar. Diyan po sa ano, sa May Oleri, sa kalapit barangay namin. Meron din silang sariling ano, windmill. Kaya tignan nyo po. Di ba? Napakadami. Kung gaano kalaki yung ano, dito ako sa malapit. Kaingay! Yan po ang tunog niya. Guys, napadaan ako dito sa anuan ng mga bangka dito sa amin. Ito po, dito dinadala yung mga nakukuhang lobster. Napakaganda yung ano, yung anuan ng mga bangka, oh. Ito po ay nakikita yung tubig pa, pero pagdating ng ano, baka itong kalagitnaan ng January, ito ititigas na po to. Pwede nang apakan. Yan, ito po yung ano, yung itsura niya. Ganito po ang itsura niya dito. Yan. Napakaluwag. Napakadaming bangka po dito pag ito ano. Pag ito mag-umpisa ng fishing. Spring namin. Pagdating ng April, ito napakadaming bangka na dito. Mapupuno po to. Dikit-dikit sila. Yan, pasyal po tayo saglit dito. Mga guys. Yan, tingnan nyo ang itsura nyo. Napakaganda. Pasyal lang tayo saglit dito. Ganito po ang itsura nyo dito. Ito po ay sadyang ginawa nila. Para pag malakas yung alon, hindi sila magalaw. Hindi sila magkakabanggahan. Ito po, sinadya po ang ginawa nila. Napakaganda. Yan po, ang galing nilang ano, gumawa ng daanan ng bangka nila. Yan po. Ito po ang ano, itsura niya. Yan. Ito, ginawa nilang daanan. Diba? Yan po. Dinaanan ko lang kasi para kumpleto naman yung pasyal natin, nadadaanan naman, kaya pinasyal ko kayo. Yan, sinaglit ko na lang daanan. Diba guys? Eh, pasyal tayo ulit sa kabila, mga guys. Samahan nyo ako hanggat matapos yung ano, yung pamamasyal natin, mga guys. Ito po yung kabuuan niya. Okay. Tara na mga guys, samahan nyo ako. Guys, hindi na ako pumunta dun sa ano, sa windmill kasi napakaputik. Ngayon dito tayo sa ano, sa malapit din dito sa North Cape. Ito po, tingnan nyo yung ano, ganito mangyayari yung ano, yung dagat. Yung sa gilid niya, ganyan po. Yan po ay lawa. Yan po, napakatigas na yan. Yan po ang itsura niya, magiging ganyan po. Dito po kami kumukuha ng ano. Dito kami kumukuha ng mga parang tilapia. Yan. Tingnan nyo po ang itsura niya. Matigas na po yan. Yan, tingnan nyo po. Punta tayo sa kabila guys. Ito naman pag nalusaw, by June. June, lusaw na yata to. May or June, lusaw na yata to. Tapos, napakalinaw din ng tubig niya. Ang daming isda po dito. Paghagis mo pa lang ng ano, ng fishing rod, dating sa baba, ano na, mga ilang segundo, makakakuha ka na agad ng parang tilapia. Yan. Abangan nyo po yon. Summer po yon. Mga June. June and summer namin dito.
June or July kami magfishing. Maganda po talaga ang Canada. Tahimik. Lalong-lalo na dito sa lugar namin, napakatahimik. Tingnan niyo po. Ako ay nag-iisa po dito. Yan oh, namamasyal lang po tayo para makita niyo kung ano itsura ng ng lugar namin dito sa Canada. Yan po. Yan po. Nandito po ako sa sa may tulay para makita nyo kung anong itsura ng tubig namin dito. Kung saan kami nangunguha ng mga isda. Yan. Tingnan nyo po ang Yan po ang hindi pwedeng kunin, no? Diba? Ganito po ka-stricto dito sa amin. Tingnan nyo po. Tingnan nyo guys. Diba? Tingnan nyo. Nag-crack-crack na siya. Kala nyo ipatay yan pero hindi po. Pagdating ng summer, ang dami ng dahon yan. Uy, uwi na kasi lumalakas na ang snow. Salamat sa inyo guys. Huwag kayong magsasawang manood.